Bukod sa pagkakasunog ng bahay ninyo, ano na yung mga pinakamatinding problema na dinanas mo, pinagdaanan mo, at paano mo nalampasan ang mga ito? Isang kwento ng katatagan, kahusayan, at katapangan ang ibabahagi namin sa inyo sa araw na ito. Makakasama namin ang isang ilaw ng tahanan at siya rin ang haligi ng kanilang pamilya. Hindi lang siya nanay, kundi tumatayong tatay sa tatlong magkakapatid. Makakasama natin ngayon si Mrs. Lorena Romasasa. Nabilib talaga sa inyo sa mga narinig kong kwento about you. Dang, kung tawagin siya. Okay, pangalan ko, Dang din ako. Dang, 24 years old nung nabiyuda ka. Opo. Ang bata-bata mo. Anong nangyari sa mister mo? Ano po siya hide-night po siya. Tapos, pero noon naman, wala pong makitang sakit. Wala. Yung ano siya, ma'am, lumaki yung dyan. Tapos, pina-check up po hanggang sa nag-dialysis siya. So, yung dialysis niya umabot ng higit 2 taon. Sali na dulo. Parang doon na kami nakatira sa hospital. Nagsasalit. Pati po ako nagdo-donor ng ilo para sa akin. 2 days ago, merong hindi magandang nangyari sa inyo. Okay, nasunugan kayo. Nasunog ang buong bahay. Ito po ang kanilang bahay. 2-story house. Nasunog lahat. Wala kayong naisalba. Walang nailabas na gamit. So, magsisimula kayo ulit. Magsisimula. From zero talaga. Pero dahil nga matatag ka, alam ko na babawi ka. Gamit lang po. Gamit lang yon. Pero yung katatagan mo, nandyan at dala-dala mo kahit saan ka magpunta. Lahat ng anak mo, Dang, ay nakatapos ng pag-aaral. 3 college graduates lahat. Paano mo nagawa yun? Ay, ano po. Nagmamanicure lang po ako. Tapos, Ibisorya, tindahan ko. So, negosyante ka rin, tama? At the same time, nagninegosyo ka, namimili ka ng paninda mo sa Divisoria, binibenta mo sa mga kapitbahay ba? Apo. Sino bang mga customers mo? Lahat mo na po dito. Laruan, ganyan po, school supply, lahat po binibenta ko. Dati po, nagpapahulugan po ako ng mga damit. Pero po, nung nakatapos na sila at nakapagtrabaho na po yung panganay ko, medyo layo na po, hindi na. Pero nagpapahulugan pa rin po ako. Tapos nagmamanicure po ako na si service po talaga. Maalas po ako na Friday. Tapos uwi po ako ng Lunes. Pag kailangan makauwi na para kasi papasok. Pagdating ko, dapat may pera na po ako para pang baong po. Dang, bukod sa pagkakasunog ng bahay ninyo, ano na yung mga pinakamatinding problema na dinanas mo, pinagdaanan mo, at paano mo nalampasan ang mga ito? Yung ano, ma'am, yung nagdialysis yung asawa ko, mahirap po kasi, ma'am, kasi taon yun eh. Taon, tapos challenge, mas mahirap magpaaral. Tapos yung bahay, sa bagay po, hindi masyado mabigat. Ang mas mabigat po yung masunugan ka. Sabi nga nila, ibali ng manakawan, wag lang masunugan. Opo. Dahil pwede niyang limasin ang lahat Opo. Ng laman ng bahay Opo. Ninyo. Pero kagaya nga ng sabi mo, bagay-bagay Opo, lang yan. Bagay material lang po. Bagay lang yan. At alam ko na makakabawi ka, tatayo ka, Opo. Kasama mo ang inyong mga 3 anak, at Opo. Maibabalik mo lahat yan. Opo. So, congratulations sa'yo at nakaka-inspire ka, Dang. Thank you, Unfortunately, marami kang mai-encourage na mga nanay dyan, lalong-lalo na mga single moms, na hindi pala balakit yung pagkakawala ng asawa Opo. At hindi porke single parent ka ay hindi mo na pwedeng pag-aralin ang iyong mga anak. Pero ma'am, ano po, hindi po ganun kadali kasi yung asawa ko, gusto ko po siyang mabuhay, syempre para sa mga bata. Gusto ko makita niya na yung mga anak na lumalaki. Tapos kasama ko, pero hindi po eh. Hindi po success. Kumbaga, kinuha din siya sa akin. Kumbaga, pero okay lang ma'am kasi mabait naman po sila, pero ang tagal magpalaki. Hindi po ganun kadali magpaaral. Kumbaga, ngayon lang po kami bumawi na magkaroon sila ng sarili nilang kwarto kasi halos sama-sama kami.
Tapos sa isang iglap, biglang nasunog, tapos wala po ako. Hindi ko po siya nakita kung paano masunog yung bahay namin. Lahat ng paninda ko, wala po talaga naisalba. Ganun. Pero ayos lang po kasi bahay lang po yun, tsaka bagay lang po yun. And for how many years now? Kasi nabiyuda ka at the age of, mag 24, sabi mo? Apo, 22 years, 23 years na pa akong widow. 23. At single-handedly, na napalaki mo, napag-aral mo, apo, ang iyong mga tatlong anak. Apo. At mababait na apo, anak. Apo, mabait po sila. Wala pong problema sa kanila. Kaya you're blessed. And they're so pa. Blessed as well na ikaw yung naging nanay nila. At nakututuwa ako at nakilala kita, na-inspire ako. Salamat sa kwento. Hindi po naman kasi mamalaga yung mayaman ka, yung basta wala ka pong inaapakan. Kung ano yung basta happy ka sa mga anak mo at mabait sila. That's right, that's right. Hindi ko pa sila iniwan. Ginawa mo ang responsibilidad mo, bahala na rin ang Diyos sa'yo. At alam mo, sa lahat ng mga pinagdaanan mo, lalong-lalo na itong nakaraang sunog na to. Ngayon lang. Na tumupok ng iyong kabuhayan at ng iyong bahay na pinaghirapan mo na bagong-bago pa dahil less than a year lang siya. Opo. Pero tignan mo, walang bahid ng stress sa mukha mo. Mahirap, ma'am. Pero ayos lang po. Noong una lang po kasi pagdating ko, wala na po. Ultimo papeles ko, papeles ni Joseph, yung passport niya sa barko. Kalahati na lang yung passport niya. Yung papel niya sa barko, wala na din po. Mahirap kasi ang hirap po kunin ng papeles. No. Hindi po ganun kadali. No. Pero sabi niya, wala yun, mama. Ang importante, hindi ka iiyak. Sabi. Hindi ka iiyak, wala yan. Sabi niya, at least isipin mo, may trabaho kami. Makakain tayo, walang nasaktan. Lahat naman po may kasagutan yung Panginoon. Hindi po ibibigay sa iyo yung problemang hindi mo kaya. Nagkapagpalaki nga ako ng tatlong anak nang walang tatay. Pero bahay, madali lang din po ipundar. Basta kayang-kaya po yan. Basta manalig ka lang po sa Diyos. Huwag ka lang makakalimot magdasal. Tuloy ang pagnanegosyo. Opo. Tuloy po ang buhay. At pwedeng mag-umpisa ulit. Opo. Bahay lang po. Yun. That's right. So, maraming salamat na. Thank you. Thank you po sa pagpunta, sa pagdamay po. Ma, salamat sa pagpapalaki mo sa amin. Kahit wala kaming tatay, nakaraos tayo. Yung pinagdadaanan natin, pansamantala lang ito, makakaraos din tayo. Salamat. Love you. Proud ako kay mama kasi napagtapos namin tatlo ng kahit siya lang mag-isa. Tsaka wala kaming narinig na reklamo kahit isa na nanggaling sa kanya tungkol dun sa pagpapaala niya sa aming tatlo. Tsaka nagawa niya na mag-isa, numpatayo yung bahay, siya lang din mag-isa. Ma, proud ako sa'yo kahit nag-aaway tayo minsan, kahit may conflict. Yun, I love you. Ako'y naniniwala na ang Father's Day ay hindi lamang sa mga tinatawag nating tatay, daddy o papa. Ito'y para rin sa mga individual na tumatayong ama na nagpupursige, nagmamahal at nag-aaruga para mabuhay ng matiwasay at masaya ang kanilang pamilya.